Sabi ng iba, kung saan ka daw nadapa, doon ka babangon. Natural! Alam nga namang gugulong ka pa! Para sa mga lalaking sinaktan, pinaasa, pinagpalit, iniwan, okay lang yan. Kaya nyo yan. Laban lang. Di ba babaero ka naman? Uy, nag-abroad ka pala? Oo, matagal na. Anong trabaho mo doon? DH. Ay, di ba graduate ka? Bakit nag-DH ka lang? Sayang naman, ang ganda mo pa naman. Tapos katulong ka lang. Graduate ka din, di ba? Bakit palamunin ka lang? Ayon sa gobyerno ng Pilipinas, lahat daw ng OFW, yung pango ang ilog, hindi mo na pauwiin ng Pinas. Dahil may virus pa. Nagpa-inject ka, kagapatay ka, hindi ka mapatay nga masinulubon. Grupo niga, grupo, may mga batchmate ka niga. You wouldn't be alone. Kung tuntun ka, mapatay ka mo after 2 years, na may imo, tasumbi after 2 years, party-party niya ga. Pag-abot mo to sa baba, pag-abot mo sa cementerio, so katanay ka mo to, isang sanu ka napatay, kagapon, batchmate ta. Ha? You know what yan ga? To be honest with all of you, I guess it's time for us to stop asking the government to do something. It's time for us to do our part as well. Pa-inject na ka mo da. Magpa-inject ka mo, dalon nyo bilog nyo pamilya para kung mapatay, magiging kamo to ubod sa pasama. Why call ba? Masiti kung mapatay, kami tanan sino mo palubong. Barangay, kaya sila man nag-inject. Ha? Pa-inject na to. Masumbi man tagyapun. Mapa-inject kita kung magpaka maging maayong ang mga pumuluyo. Kaya kung mapatay after 2 years, masumbi tap.